Magandang umaga mga bata! Kamusta na kayo? Inaasahan ko na ang lahat ay nasa mabuting kalagayan ngayon. Ating simulan ang araw na ito na puno ng magagandang aral at magagandang pananaw. Inaasahan ang inyong patuloy na pag-aaral at pakikiisa sa ating live streaming lessons. Narito akong muli, si Ginang Jane Emrys Condesido, ay inyong guro sa Araling Panlipunan 6 upang samahan kayong isa-isahin ang mga karanasan ng mga piling taong bayan sa panahon ng batas militar. Nais ko muling ibigay ang mga paalaala na dapat tandaan. Una, ihanda ang papel at ballpen. Pangalawa, mahalagang bagay at tanong lamang ang isulat sa comment section. Pangatlo, kung kayo ay mawala ng koneksyon, pumasok ulit hanggat kaya. At ang panghuli, igalang ang opinyon ng bawat isa. Sa pagtatapos ng aralin, inaasahan ang mga bata ay natatalakay ang mga pagkilos at pagtugon ng mga Pilipinong nagbigay daan sa pagwawakas ng batas militar. Sa ilalim nito, tatalakayin natin ang naiisa-isa ang mga karanasan ng mga piling taong bayan sa panahon ng batas militar. Ating isa-isahin, sino-sino ba sila? Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, tayo munang magbalik-aral ukol sa araling na talakay noong nakaraang araw. Handa na ba kayo mga bata? Narito ang panuto. Tukuyin ang inilalarawan ng bawat pahayag. I-comment ang titik ng tamang sagot. Ulitin ko, titik lamang ng tamang sagot. Punta na tayo sa unang bilang. Tanging Pangulo ng Pilipinas na namuno ng higit sa isang termino. Sino siya? A. Diosdado Macapagal, B. Elpidio Quirino, C. Ramon Magsaysay, o D. Ferdinand Marcos. Okay, tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Kung ang inyong sagot ay D, correct ka dyan, tama ka. Pangalawang bilang na tayo, mga bata. Sa araw na ito ay dinidiklara ni Marcos na ang buong Pilipinas ay nasa ilalim ng batas militar. Kailan ito? A. Setyembre 20, 1972. B. Setyembre 21, 1972. O C. Setyembre 22, 1972. At D. Setyembre 23, 1972. Okay, kung ang iyong sagot ay B, tama ka na naman. Pangatlong bilang na tayo, mga bata. Ito ang isinagawang hakbang ni Pangulong Marcos upang maiwasan ang nagbabantang panganib sa pamahalaan dahil sa mga paghihimagsik, rebelyon at karahasang nangyayari sa bansa. A. Kudeta. B. Pambansang Kumbensyon, C. Batas Militar, at D. Referendum. Ano kaya ito? Okay, kung ang iyong sagot ay C, tama, mahusay. Pang-apat na bilang na tayo mga bata. Ito ang samahang binubuo ng mga Muslim na nagnanais na magtatag ng hiwalay na pamahalaan sa Mindanao. Anong samahan ito? A. NPA, B. CPP, C. MNLF, o D. NDF? Okay, kung ang iyong sagot ay C, tama ka na naman.
Panghuling bilang na tayo, mga bata! Ang pribilehiyong ito ang nangangalaga sa mamamayan upang hindi makulong ng hindi dumaraan sa tamang proseso ng paglilitis. Anong pribilehiyo ito? A. Plebisito? B. Referendum? C. Writ of habeas corpus? O D. Subpoena? Ano nga kaya ito? Okay, kung ang iyong sagot ay C, tama ka na naman, mahusay! Maraming salamat sa inyo mga bata at napakahuhusay niyo talaga. Bigyan niyo ang inyong sarili na good job clap! Okay, mahusay! Ang ating natutunan nung nakaraang araw ay maraming suliranin ang kinaharap ni Pangulong Marcos sa kanyang ikalawang termino. Naging magulo ang bansa dahil sa pagsibol ng iba't ibang samahang laban sa pamahalaan. Ipinahayag ang batas militar noong 21 ng Setyembre 1972. Naglabas ng mga batas at alituntunin ang pamahalaan na bumago sa pamamahala sa buong bansa. Tanging balita lamang mula sa pamahalaan ang nalalaman ng mga tao dahil sa ginawang pagkontrol ni Pangulong Marcos sa lahat ng establishmento ng media. Maraming pagbabawal na ipinatupad sa mga mamamayan na nagsupil sa karapatang pangtao at karapatang sibil. Naglunsad ng mga programa ang pamahalaan at sinikap na masolusyonan ang mga suliranin sa kapayapaan at ekonomiya. Ngayon mga bata, mayroon akong larong inihanda para sa inyo. Familiar ba kayo sa larong Hula Mo, Pangalan Ko? Huhulaan ninyo ang mga salita sa tulong ng mga larawan. Ito ay may kinalaman sa mga taong nahuli at nakulong sa ilalim ng batas militar. Excited na ba kayo? Handa na kayo mga bata? Atin ang simulan! Sa una, alam nyo ba kung ano yan? Paborito nyo yung prutas! Okay, nahuhulaan nyo na ba kung sino siya? Tingnan natin kung sino ba yung inilalarawan yan. Si Chino Roses. Next, pangalawang bilang na tayo mga bata. Okay, tingnan mabuti ang larawan. Nahulaan nyo na kung sinong tinutukoy? Kung ang hula nyo ay si Teodoro Locsin, mahusay! Pangatlo na tayo mga bata. Sino naman kaya ito? Kukuha nyo na ba? Okay, kung ang yung hula ay si Jose Jocno, magaling! Sunod na bilang na tayo. Sino kaya ito? Familiar kayo dyan, di ba? Okay, kung ang inyong sinulat o ang inyong hula ay si Jovita Salonga, magaling! Panghuli na tayo. Sino kaya itong panghuling ito? Okay, nahulaan nyo na ba kung sino siya? Okay, siya ay walang iba kundi si Lino Broca. Nakilala mo ba silang lahat? Sa araling ating tatalakayin ngayon, ay lubos nating makikilala si Pangulong Marcos bilang isang Pinuno. Ganap mo ring mauunawaan kung paano tinanggap ng mga Pilipino ang sistema o kaparaan ng ginamit upang pamahalaan ang bansa. Nasihan nga ba ang maraming Pilipino sa paraan ng kanyang pamamahala? O marami ang nagalit sa kanya? Umunlad ang ating ekonomiya sa bansa sa ilalim ng kanyang administrasyon. Alam kong sabik na kayong malaman ang marami pang bagay hinggil sa kanya.
Ngunit bago tayo magpatuloy, atin munang ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na salita upang madali ninyong maunawaan ang ating aralin ngayon. Narito ang mga salitang ito. Una, dekreto. Ito ay ang mga nakasulat na kautusan o batas na kalimitang nagmumula sa pinuno ng bansa. Pangalawa, diktatorial. Uri ng pamahalaang pinamumunuan ng iisang tao lamang. At ang pangatlo, nepotismo. Ito ay ang pagluluklok sa posisyon ng mga kamag-anak o kaibigan ng namumuno. Sumunod. Pamahalaang presidensyal. Pamahalaang demokratiko na pinamumunuan ng isang pangulo. Ang sumunod ay ratifikasyon. Pagsasagawa ng mga pagbabago sa batas. Sunod ay subversyon. Paglaban ng grupong tumututol sa pamahalaan. At ang huli ay ang susog, mga karagdagan o pagbabago. Nagbago ang takbo ng buhay ng mga mamamayan nang ipairal ni Pangulong Marcos ang batas militar. Negatibo ang naging pagtanggap ng mga Pilipino sa bagong sistema ng pamahalaang binuo niya, sapagkat sadyang nabawasan ang karapatan ng mga mamamayan. Naghari ang takot sa puso ng mga tao. Kasabay nito ang pag-usbong ng galit at pagkamuhi kay Pangulong Marcos. Marami ang hindi sumang-ayon sa kanya na gamitin niya ang kanyang kapangyarihan sa pagdedeklara ng batas militar. Isa na rito si Senador Benigno Aquino Jr. Hindi niya tinanggap ang batas militar sapagkat naniniwala siyang ito ay ginawa ni Pangulong Marcos upang mapahaba o mapatagal pa ang kanyang panunungkulan bilang pinakamataas na pinuno ng bansa. Nais lamang daw niyang mapanatili pa rin sa tungkulin pagkalipas ng 1973. Isa sa mga pangyayaring hindi lubos na maunawaan at matanggap ng mga Pilipino ay ang di umano'y ginawa ni Pangulong Marcos na paghuli o pagpaslang sa mga politikong kalaban niya sa politika at mga komenterista sa radyo at telebisyon na tumaligsa sa kanya. Ilan sa kanila ay sina? Unahin natin. Si Senador Benigno Aquino Jr. Isang senador na itinuturing na pinakamahigpit na kalaban ni Pangulong Marcos sa politika. Isa si Aquino sa mga ipinabilanggo ni Pangulong Marcos dahil sa pagtutol niya sa pamamalakad ng pamahalaang Marcos. Nang siya ay magkasakit, pinayagan siyang pumunta sa Amerika upang magpagamot. Gamit ang pangalang Marshall Bonifacio, bumalik si Benigno Aquino Jr. sa bansa noong Agosto 21, 1983. Nang lumapag ang eroplano sa Manila International Airport, umakyat ang mga sundalo upang kunin siya at dalhin sa kulungan. Ngunit habang bumababa sila sa hagdan, narinig ang putok ng baril. Nakita na lamang si Benigno Ninoy Aquino Jr. na nakabulagta sa tarmac at may tama ng baril sa batok na tumago sa ulo. Ang Aviation Security Command o AVSECOM na siyang inatasang magprotekta sa kanya sa anumang panganib ay walang nagawa. At ang pinagbintangan ng militar sa di makatarungang pagpatay kay Ninoy ay si Rolando Galman na sinasabing miyembro ng New People's Army o NPA. Ang sumunod naman ay si Jose Pepe Jokno. Mas kilala bilang si Ka-Pepe Jokno. Dahil sa kanyang tindi, nanalo bilang senador noong 1963 at nagsulong ng batas sa pagpapalakas ng suporta sa mga Pilipinong negosyo.
Kinilala siya ng Philippine Free Press bilang isa sa mga pinakamahusay na senador. Bilang katunggali ng Pangulong Marcos sa politika, isa siya sa pinakaunang ipinahuli noong gabi ng Setyembre 22, 1972 nang ideklara ang batas militar. Ibinartuli na minsan kasama si Aquino sa Lawar, Nueva Ecija. Matapos ang 2 taon, pinalaya ng hindi man lang nakakasuhan ng kahit ano. Ngunit hindi tumigil sa pagkataguyod ng human rights. Walang takot na naglabas-pasok ng bansa at tinulungan ang mga biktima ng martial law bilang tagapagtatag ng Free Legal Assistance Group of LAG. Ang sumunod naman nating tatalakayin ay si Jovito R. Salonga. Isang Pilipinong politiko, abogado, makabayan at pangunahing pinuno ng oposisyon noong rehimeng Marcos na hayagang kumontra sa diktador na si Pangulong Marcos. Tumutol siya sa korupsyon, paglabag ng karapatang pantao, pagsupil sa karapatan ng pamamahayag at kawalan ng proseso ng batas. Nagsilbing abogado ni Ninoy Aquino at iba pang bilanggong politikal. Nagtatag ng Lingap Ministry, tumulong sa paglaya ng bilanggong politikal. Matapos ang EDSA Revolution, ay itinilaga siya bilang chairman ng PCGG ni Pangulo Corazon Aquino. Sunod, ito marahil kilala o naririnig nyo. Siya ay si Eugenio Henny Lopez Jr. O di ba, familiar kayo? Anak ni Eugenio Lopez Sr. Siya ay kinulong din at pinagbintangang may balak ipapatay si Marcos. Inangkin ng mga Marcos at kanyang mga kroni ang malaking kumpanya ng mga Lopez bilang kapalit ng pagpapalaya kay Henny, subalit hindi din siya pinalaya. Sunod pa nating tatalakayin ay si Lino Broca. Si Lino Broca ay isang mahusay na direktor at inakusahan at pinakulong din ni Marcos dahil gumawa siya ng mga subversibong pelikula laban kay Marcos. Isa sa kanyang nilikha ay ang Bayan Ko. Ito ay pinagbawal na ipalabas sa ating bansa. Noong 1983, itinatag ni Lino Broca ang Organisasyong Concerned Artists of the Philippines o CAP. 2 taon niya itong pinamunuan. Ang layunin nito ay ipaglaban ang karapatan at kalayaan ng mga tao. Naging aktibo ang mga kasapi nito sa mga rally laban sa pamahalaan, lalong-lalo na nang paslangin si Ninoy Aquino. At ang ating susunod na tatalakayin ay si Benjamin B. Cervantes. Isa siyang profesor, aktor, direktor at freedom fighter. Isa rin sa mga bumatikos kay Marcos. Kasama siya sa mga ipinakulong ni Pangulong Marcos. Isa siya sa nagsulong ng Free the Artist, Free the Media Movement, Justice for Aquino, Justice for All, Congress for the Restoration of Democracy, at Nationalistic Alliance for Freedom, Justice, and Democracy. At ang susunod pa ay si Joaquin Chino Roses. Mas kilala si Joaquin sa palayaw na Chino. Nagsimula siyang magtrabaho sa lathalaan ng pamilya bilang apprentice sa sirkulasyon. Noong Setyembre 1945, inilunsad niya ang The Manila Times na nagsimulang isang tabloid at siya ang general manager nito. Nang pangulo si Ferdinand Marcos noong 1965 at bumulusok ang pangalan, ay ang The Manila Times ang nanguna sa paglalathala ng iskandalo
sa administrasyon. Nang ideklara ang batas militar, ipinasara ni Marcos ang The Manila Times. Gayunman, pinawalan siya pagkaraan ng 2 buwan. Nang lumakas ang rally sa lansangan, lumitaw mula sa pagretiro si Chino at humanay sa mga parlamentaryo sa lansangan na sina Lorenzo Tanyada at Jose W. Jocno. Kabilang din ang mga mambabatas na sina Roque Ablar, Rafael Aquino, David Puson, at ang mga delegado ng CONCON na sina Napoleon Rama, Chopisto Gingona, Alejandro Lichauco, Ramon Mitra, at Jose Concepcion. Ang mga mamamahayag sa dyaryo na sina Maximo Soliben at Amado Doronilla. Gayon din, hindi naging normal ang buhay ng mga Pilipino sapagkat ipinasara ni Pangulong Marcos ang lahat ng pahayagan, radyo at telebisyon. Pinangasiwaan din ng pamahalaan ang pagpapatakbo ng mga kakailanganin ng publiko katulad ng Philippine Long Distance Telecom Corporation ang PLDT, Manila Electric Company, Meralco, at mga sasakyang paghimpapawid. Isa pa sa mga hindi lubos na nagustuhan ng mga mamamayan sa mga ginawa ni Pangulong Marcos ay kanyang ginawang pagkontrol sa media. Tanging ang mga istasyon ng radyo at telebisyong pag-aari ng pamahalaan at mga mamamahayag na tapat sa Pangulong Marcos at sa kanyang pamilya ang naririnig at napapanood. Maging ang pahayagan ay kinontrol din ng pamahalaan. Ano nga ba ang naging reaksyon ng mga Pilipino sa batas militar? Magkahalong damdamin ang namayani sa puso ng mga Pilipino sa panahon ng paghahari ng batas militar. Sa kasimula ng paghahari nito, marami ang hindi sumang-ayon sapagkat ang pagtatakda nito ay nangangahulugan ding pagkawala ng mga karapatang panlipunan ng mga mamamayan. Karamihan sa mga Pilipino ay nanatiling tikom ang mga bibig dahil sa takot nila sa pamahalaan. Sila ay naging sunod-sunuran sa kung ano ang naisi ng mga taong namumuno sa lipunan. Sinasabing kalaunan ay natanggap na rin ng mga Pilipino ang ganitong sistema ng pamamahala, lalo pat nagkaroon ng mabilis na pagsulong ang ekonomiya noong unang 3 taon ng pamamayani ng batas militar. Ano-ano nga ba ito? Una, tumaas ang antas ng pamumuhay ng mga tao hindi lamang sa mga puo-purban kundi maging sa mga rural na lugar. Pangalawa, nabuhay ng loob ang mga Pilipino, lalo na ang mga maralita, sapagkat sila ay nakakita ng bagong pag-asang sila ay makakaahon sa hirap. Pangatlo, tila nawala ang kriminalidad noong panahong iyon. Pang-apat, ang mga lansangan, tulay, mga patubig at irigasyon ay mabilis din na paayos. At ang panghuli, maraming mga gusali at mga establishmento ang napatayo. Maraming nagsabing ang bansa ay nakaranas ng isang milagrong pagsulong ng ekonomiya, bunga di umano ng pamamalakad ni Pangulong Marcos. Ngunit sa kabila ng mga positibong pagbabagong nangyari sa bansa noong unang taon ng pagpapairal ng batas militar, ay marami ring nagsabing ang lahat ng mga pagbabagong ito ay pansamantala lamang at pawang huwad sa kaunlaran. Sa likod ng magandang bagay na ipinakita ng pamahalaan, ay napakaraming suliranin sa bansa na siyang naging ugat ng pag-usbong ng mga krisis panlipunan at pang-ekonomiya. Sa kabila ng pinagmamalaking pambansang kaunlaran, ay patuloy pa rin naghihirap ang malaking bahagdan ng mga mamamayan. Maging ang yaman ng bansa ay hindi patas at maayos na ibabahagi sa lahat. Hirap na hirap ang mga taong bayan habang
nagpapasasa sa yaman ng pamilyang Marcos at ang mga kroni niya. Ngayon, mga bata, naunawaan ba ninyo ang ating tinalakay ngayon? Pa-heart react naman dyan kung naunawaan ninyo. Okay, maraming salamat. Sa ating paglalagom ng Araling sa araw na ito, ang ating natutunan sa araw na ito ay marami ang hindi sumang-ayon kay Pangulong Marcos nang gamitin niya ang kanyang kapangyarihan sa pagdedeklara niya sa Betas Militar. Isa na rito, Senador Benigno Aquino Jr. Pinahuli at pinaareso ni Pangulong Marcos ang mga piling taong kalaban niya sa politika at mga komentarista sa radyo at telebisyon na tumaligsa sa kanya. Magkahalong damdamin ang naghari sa puso ng mga Pilipino sa panahon ng pag-iral ng Batas Militar. Nagdulot ng positibo at negatibong epekto sa buhay ng mga Pilipino ang Batas Militar. Ngayon, sa ating pagpapahalaga, ang sabi nga ni Pangulong Marcos, sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Ito ang slogan ng bagong lipunan ni Pangulong Marcos noong panahon ng Batas Militar. So tandaan mga bata, disiplina pa rin ang kailangan. Ngayon naman ay susubukan kong alamin kung gaano ninyo naunawaan ang aralin ngayong araw. Handa na ba kayo? Like nga dyan kung handa na kayo. Okay, salamat sa mga nag-like. Ngayon, narito ang panuto. Suriin kung tama o mali ang sumusunod na mga pahayag ayon sa binasang akda. Isulat o i-comment ang sagot sa ating comment section. Okay? So una, simulan natin. Matapos ang EDSA Revolution, ay inilaga si Jovito Salonga bilang chairman ng PCGG ni Pangulong Corazon Aquino. Okay, tingnan natin. Kung ang iyong sagot ay tama, very good ka. Pangalawang bilang na tayo. Kinilala si Henny Lopez ng Philippine Free Press bilang isa sa mga pinakamahusay na senador. Okay, kung ang iyong sagot ay mali, tama ka sapagkat ito ay si Jose Jokno. Pangatlong bilang na tayo mga bata. Tumaas ang antas ng pamumuhay ng mga tao hindi lamang sa mga pook urban, kundi maging sa mga rural na lugar. Okay, kung ang iyong sagot ay tama, mahusay, pang-apat na bilang. Higit na binigyan ng pansin ng Administrasyong Marcos ang pagpapabuti ng pisikal na kalagayan ng bansa gaya ng pagpapatayo at pagpapaayos ng mga tulay at lansangan. Okay, kung ang iyong sagot ay tama, magaling. Ang huling bilang na tayo mga bata. Positibo ang naging pagtanggap ng mga Pilipino sa bagong sistema ng pamahalaang binuo ni Pangulong Marcos sapagkat sadyang nabawasan ang karapatan ng mga mamamayan. Okay, kung ang iyong sagot ay mali, tama ka na naman sapagkat negatibo ang naging pagtanggap ng mga Pilipino sa sistemang ito. Tama ba? Okay. So, tingnan natin. Siyempre, mayroon kayong takdang aralin na kailangan yung sagutan.
So ano-ano nga ba ito? Okay. Tapos na? Okay. Ano nga ulit ang paksang ating tinalakay ngayon? Okay, tama. Naiisa-isa ang mga karanasan ng mga piling taong bayan sa panahon ng batas militar. Paalala mga bata, bukas ay mayroon pang karagdagang pagtalakay inyong guro sa Araling Panlipunan patungkol sa araling ating tinalakay ngayon. Ito ay maaaring maganap sa FB Messenger Classroom, pag-text, tawag o kaya sa Google Meet. Kaya't pinaalalahanan ko kayo na makilahok dito ng aktibo. Ako'y nalulugod at nagagalak sapagkat alam kong mayroon na naman kayong karagdagang kaalaman na natutunan sa araw na ito. Tandaan mga bata, sa Araling Panlipunan, bida ang kabataan dahil kayo ang pag-asa ng bayan. Ngayon narito ang aking mga sangguniang ginamit. Maraming salamat po sa pagpapaunlak at pagpapagamit ng inyong mga aklat. Salamat sa inyong panunood at pakikinig mga bata. Hanggang sa muli nating pagkikita, muli ako si Ginang Jane Emrys Condicido, ang gurong tagaulat sa araw na ito. Maraming salamat. Paalam mga bata!